Glory to God, glory to Christ Jesus. Let us now bless the Lord.
Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. And blessed be the name of the Lord. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, dakilang Amang nasa langit at may likha ng langit at lupa, sa gabing ito'y hayaan niyo po kaming lahat ng naririto ngayon na patuloy ka naming purihin, sambahin, luwalhatiin, pasalamatan sa lahat ng pagpapalang tinanggap namin sa iyo at patuloy naming tatanggapin. Pasalamatan sapagkat muli mo kaming binigyan ng pagkakataon na makapagbalik loob sa iyo kung kami man ay nagsisisi sa iyo. At sa gabing ito, Panginoon, naway ipadama mo sa amin ang iyong presensya sapagkat ikaw, Panginoon, ay nangako sa amin na kapag may dalawa o tatlo't nagtitipon sa iyong pangalan, ikaw ay naroroon. Sa pamamagitan nawa ng iyong presensya, iunat mo nawa ang iyong mapagpalang kamay upang ang lahat ng narito ngayon, kasama ang mga nakikinig sa impilang ito at sa internet, O Lord, na may mga karamdaman ay makaranas sa gabing ito ng himalang kagalingan. At ang lahat ng pinanghihinaan ay kalakasan na galing sa iyo. At lahat nawa, Panginoon, na patuloy na makikinig ng iyong magandang balita at tumanggap ng iyong katawan na dugo kaninang banal na misa na may mga daladalang prayer requests, ay pauwiin mo nawang mga answered prayers, O Lord. At sa pamamagitan nito, Panginoon, patuloy po kami magpupuri sa iyong pangalan.
Panginoon na malakas na papuri sa Diyos. Ating pong pakinggan ang magandang balita hangos sa sulat ni San Pablo Apostol sa mga taga-Romano. Ito po ang nakasaad sa wikang Banyaga. Letter of Paul to the Romans, chapter 8, verses 28 to 39. And it says, "And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. For those God foreknew, He also predestined to be conformed to the likeness of His Son, that He might be the firstborn among many brothers. And those He predestined, He also called. Those He called, He also justified. Those He justified, He also glorified. What then shall we say in response to this? If God is for us, who can be against us? He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also along with Him graciously give us all things? Who will bring any charge against those whom God has chosen? It is God who justifies. Who is he that condemns? Christ Jesus, who died, more than that, who was raised to life, is at the right hand of God and is also interceding for us. Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble or hardship or persecution or famine or nakedness or danger or sword? As it is written, for your sake we face death all day long. We are considered as sheep to be slaughtered. No, in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord." Purihin natin ang Panginoon. Alam natin, sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala sa kanilang ikabubuti. Sapagkat sa mulat-mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Ang mga ito'y itinalaga niyang maging tulad sa kanyang anak. At sa gayon, naging panganay natin siya. At ang mga tinalaga niyang noong una pa ay kanyang tinawag. Ang mga tinawag niya ay kanya ring pinawalang sala. At ang kanyang mga pinawalang sala ay kanya namang binigyan ng karangalan. Anong pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak, kundi ibinigay para sa ating lahat. Kung
na ipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak? Hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay kasama ng kanyang anak? Sino ang maghaharap ng sakdal laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayon ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila. Sino nga ang hahatol ng kaparusahan? Si Kristo Jesus bang nasa kanan ng Diyos? Siya pa nga ang namatay at muling binuhay at ngayon namamagitan para sa atin. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba? Ang kapighatian? Ang pag-uusik? Ang gutom? Ang kahubaran? Ang panganib? O ang taba? Ayon sa nasusulat, alang-alang sa iyo nanganganib kaming mamatay sa buong maghapon. Ibinibilang kami na mga tupang papatayin. Hindi, ang lahat ng ito'y kayang-kaya nating pagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak kong ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga kapangyarihan, ang kataasan, ang kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na ipinadama niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. To God be the glory. Oh,
ng Panginoon na malakas, napapuri. At sabihin niyo muna sa katabi mo, kapatid, maniwala ka, may magandang mangyayari sa iyo ngayong gabi. Ano sagot? Brothers and sisters, I have good news for you. According to Romans chapter 8, verse 28, it says, "And we know that all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose." Sabi sa wikang Pilipino, alam nating sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawa kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala sa kanilang ikabubuti. Purihin natin ang Panginoon. Gusto yung kwento? May mag-asawa. Yung asawa niyang lalaki ay nakakaramdam ng sakit ng ulo for almost 2 months. So, mahal na mahal niya yung asawa niya. Sabi niya doon sa asawa niyang lalaki, sabi niya, "Mahal, samahan kita, magpa-check up ka kasi parang hindi na rin ako napapakali sa iyong nararamdaman. Gabi-gabi kasi, lagi mo na lang akong dinidistorbo. At gusto man kitang kalabitin, hindi kita makalabit dahil masakit lagi ang ulo mo." So, sinamahan siya sa doktor. At nagpasuri at maraming examinations ginawa sa kanya. Blood, pati lahat ng mga kailangan na pag-i-examine in MRI, CT scan. At pagkatapos po nun, tinawag na yung pasyente. Kasama rin yung kanyang asawa. So, sabi sa kanya ng doktor, "Huwag kang mabibigla, brother." "Bakit po?" Sabi ng doktor, "Kasi natuklasan ko sa aking pagsusuri na you have brain tumor." Bigla yung mama, nung nasabihan siya na may brain tumor, nagtatalon at sumisigaw at masayang-masaya siya. Sabi nung doktor, "Bakit ka ba sinabihan kitang may brain tumor? Nagtatalong ka na, masayang-masaya ka pa. Bakit ba?" "Kasi," sabi niya, "sabi kasi ng asawa ko, wala akong utak. Yung pala, dalawa pa." Alam niyo, kapatid ko kay Kristo, lahat man ng bagay na nangyayari man na akala natin masama, hindi niya tinanggap na masama, kundi mabuting balita. At alam niyo, gumaling ang pasyenteng ito. Kapatid ko kay Kristo, pakinggan natin, narito po ang nakakabuti sa atin, hatid ng ating punong lingkod, ngayong gabi, ang mensahe ng Diyos. Kumusta na kayo? Thank God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangat, wala sa pag-ibig, malaya, mayapang kalooban, maginhawa at matupa. Thank God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Thank you.
Kamay. Bakit kayo naririto? Ha? Bakit? Ha? Anong mayroon sa Sabado? Walk of faith. Ano ibig sabihin ng walk of faith? Ha? Lakbay ng mga taong may pananalig sa Diyos. Sasama kayo? Okay. Sabi sa ating aral ngayong gabi, alam nating sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala sa kanilang ikabubuti. So, ang tanong ko, bakit kayo naririto? Ha? Taas ang kamay niyo, sabihin niyo, ako ay naririto sapagkat tinawag ako ng Diyos. Totoo yon? Okay, purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Lagay ang kamay niyo sa ulo niyo. Sa totoo lang, lahat ng tao ay tinatawag ng Panginoon. Kaya lang, iilan lang ang tumutugon sa panawagan ng Diyos. Sapagkat hindi nila alam kung ano ang layunin ng pagtawag sa atin ng Panginoon. Kaya may mga tao naman na tumutugon minsan dahil hindi nila alam kung bakit tinawag sila o bakit naroroon sila, pagkaraan ng ilang araw o ilang dalo, nawawala na rin. Paminsan-minsan lang. Ang sabi sa Biblia, hindi tayo ang pumili sa Diyos. Tayo ang pinili ng Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Taas sa kamay niyo. Ito ang magandang balita. Sabi sa Biblia, many are called, but few are chosen. Marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang nahirang. Bakit? Bakit kakaunti ang nahirang? Ha? Kasi kakaunti ang tumutugon sa panawagan ng Panginoon. Amen ba? Okay. Bakit kaunti ang tumutugon? Bakit? Well, maraming dahilan. Yung iba busy, yung iba malakas ang katawan, so naroon sa sugalan. Diba? Kaya naman, ang ginagawa ng Panginoon, hinahayaan tayong manghina ng manghina, magkaroon ng tumor,
Kagaya ng kwento ni Brother Ray, nagkaroon ng tumor, no? Para lang madala. Kasi kung walang nararamdaman yun, di madadala ng message yun sa doktor. Diba? Sa totoo lang, ang doktor ay hindi lang kailangan kung may sakit. Kailangan natin siya sila, lalo na kapag walang sakit. Para hindi tayo magkasakit. Lalo na ang Diyos. Ha? Dapat kailanganin natin siya sa panahon ng kalakasan. Amen ba? Para hindi tayo dumaan sa panghihina at sa mga karamdaman. Okay, find your partner. Find your partner. Sabi mo sa partner mo, alam mo na ba? 1+1. Pangalawa, sasabihin mo, ano yun? Okay, 1+1. 3+3. O ano nga yun? Ano yung alam nyo? Ano alam nyo? Sasabihin mo kung anong alam mo. Ano alam mo? Ha? Pinili at tinawag tayo ng Diyos sa karamihan. Ulitin niya. 1+1. 3+3. 7+7. 'Tas sa kamay. Sabi lang kung tatlo, yoyoko kay tatlong ulit, sasabihin nyo, salamat, salamat sa Panginoon, tinawag at pinili niya ko. Ulitin nyo nga. Dapat lang. Isa, dalawa, tatlo. Purihin ang Panginoon. Okay, po tayo sandali at mayroon ako mga papaliwanag sa inyo. So sa susunod na Martes, Holy Week na, wala po tayong gawain na araw ng Martes. Susunod na gawain, Huwebes Santo, Biyernes Santo, hanggang sa Easter Sunday overnight. Ngayon, simula ngayong Huwebes naman, ang inyong panlulungkod ay ikot sa mga PFCC natin, mga probinsya, pag-araw ng Huwebes. Kaya simula po sa Huwebes at saka darating ng mga Linggo after Holy Week, tuloy po ang gawain ng Martes dito sa ating House of Prayer. Subalit, ako po ay pag-araw ng Huwebes ay nasa mga probinsya. Pag-araw ng Martes, nandito pa rin ako pero matutulog lang ako dyan. Panonoorin ko lang kayo sa monitor. Usapan naman natin yan, di ba? Ang sabi nyo noon, nung ako ay medyo pinanghihinaan, Brother Mike, kahit hindi ka na magsalita, basta nandiyang ka lang. Amen ba? Para naman nakapaghahanda ako dun sa araw ng Huwebes. Kasi sabi sa akin ang doktor, pwede lang ako ng twice a week. Sabado, at saka Martes. Kaya lang, magkaroon tayo ng visitation every election year, every 3 years yan eh, ang ating PFCC visits na yan, para sa buhay. Narinig niyo? Isigaw niyo salita ang buhay. Okay. Now, pag-araw ng Huwebes, yung gawain sa Morsolo, wala rin. Sapagat lahat ay pupunta doon sa kung saan naka-schedule ang araw ng Huwebes, and the radio broadcast will all of course be where I am. So all over the world, tuloy pa rin, hindi nyo maririnig ng Martes, subalit maririnig nyo ng Huwebes. At marami kong bagong kapahayagan
na ibig kong ibahagi sa inyo. Kanina pinag-usapan na meron brother eh, kanina, binabalik-balik ako ng Espiritu ng Panginoon doon sa insidente na kung saan nagmula ang problema ng sangkatauhan kay Eva at doon sa ahas. So maraming katanungan at binibigay naman ng Panginoon ang kasagutan para malaman natin bakit tayo dumaraan sa mga problema ngayon, sari-saring makaramdaman, sari-saring kaguluhan, samantalang wala sa plano ng Diyos yan. Wala sa plano ng Diyos yan. For example, may isang katanungan ako, bakit ipinagbawal ng Diyos kay Eva't Adan ang kumain ng bunga ng kahoy sa gitna ng halamanan? Bakit? Pangalawang tanong ko ay, bakit alam ng ahas yung mangyayari kay Eva't Adan sakaling kumain sila ng bunga ng kahoy na ipinagbabawal? Alam niyo ba kasagutan doon? Hindi rin. Ako hindi pa rin. Pero Sabado, kung pupunta kayo, hopefully, ipapaliwanag sa atin ang Espiritu ng Panginoon. Para maunawa natin higit sa lahat, bakit ang Kristo ay bumaba dito sa lupa? At bakit siya nagpakahirap hanggang sa kamatayan sa cross? Of course, ang aral na ating naririnig dahil sa ating makasalanan. So ang tanong ko ay, plano ba ng Diyos na magkasala ang tao? Hindi. Hindi. Isa pang katanungan, kanilang madaling araw, yung ating naririnig madalas na nilikha tayong kamukha at kawangis o kalarawan ng Diyos. Sa anong paraan? We were created in the likeness and image of God. In what way? Ay iba-iba naman ang image natin. Ano? Pero isang image lang ang tinutukoy doon. Na kapag nalaman natin yun, maraming mga bagay na hindi natin nagagawa na magagawa natin ngayon na makalulugod sa Diyos. Amen ba? Meantime, ngayong gabi, sa pagkat yung mga tanong noon, sa Sabado natin sasagutin yun. Ha? Gusto nyo? May natatandaan ba kayo sa mga aral na binay ko sa inyo? Ano ang pangunahing uri ng pagsamba na hinahanap na Diyos sa atin? Ha? Pakikinig ng taimtim sa salita ng Diyos. So ngayon, alam na natin yan. Mahalaga po yung tayo ay magsikap, magsumakit na kalugda ng Panginoon. Kalugda ng Panginoon. So ngayong gabi, there are so many things we have to know pala. Ang sabi nito ni Paul, "And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose." Alam nating sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala sa kanilang ikabubuti. Kasama ang mga, ano? Mga taong nagmamahal sa Diyos. Narinig na yun? Hindi basta tao, ha? Kundi ang mga taong nagmamahal sa Kanya, na Kanyang tinawag ayon sa Kanyang panukala. Sabi naman ni Jesus doon sa John 15:16, "You did not choose me, but I chose you and appointed you to go and bear fruit, fruit that will last." Hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili at humirang sa inyo
kaya kayo ngayon ay naririto sa ganitong kapulungan. Amen ba? Kasang kamay niyo. So lilinawin ko po, hindi si Brother Mike ang tumawag sa inyo. Hindi si Brother Mike ang nakikiusap sa inyo sa pamagitan ng himpilan ng DWXI. Ako po ay isa sa mga tinawag rin. No? Tinawag ako upang manawagan sa mga pinili ng Diyos. Amen? Ngayon, so first know that you are here. Napasama kayo sa ganitong gawain na kung saan ang kalooban ng Diyos ang siyang ipinahayag sa atin sapagkat kasama kayo sa mga pinili ng Diyos. Sabihin niyo, what a privilege. Ano sa Tagalog yung privilege? Ha? Pribilehiyo. The other word for that is karangalan. Isang karangalan ang tayo ay matawag at mapili ng Diyos. Kung alam nyo lang. Ha? Kaya dapat talaga magsaya kayo. Magsaya tayong lahat. No? Ngayon, dapat malaman din natin bakit tayo tinawag. Bakit sa karamihan ng tao sa daigdig, bakit tayo pinili at tinawag? Bakit? Ano ang layunin ng Diyos sa pagkatawag sa atin? At paano ba kayo tinawag ng Panginoon? Ako, nabahay ko na sa inyo, paano ako tinawag ng Panginoon? Sa isang kalagayan, ha? Ha? Siyempre, alam mo na, hindi mo alam kung saan ka pupunta, hindi mo alam kung gigising ka pa kinabukasan, so, naghanap ako na makatutulong. Kaya yung makaramdaman, mga bagay na dumarating sa atin na tumunumaan, isa yan sa mga pamamaraan para gisingin tayo sa ating pagkatulog. No? Para tayo tumugon sa panawagan ng Diyos. Amen ba? Now, bakit tayo tinawag? Anong layunin ng Diyos? Ha? Para ayusin ang buhay natin. Hindi para pagalitan. Hindi para sisihin sa ating mga kasalanan ang ginawa. Hindi para parusahan. Kundi tulungang maayos ang takbo ng ating buhay. Amen ba? Sa totoo lang, mas ganong paraan nating pag-aayos ng ating kaguluhan sa buhay, problema yung mag-asawa, problema mag-anak, problema sa negosyo, mas ganong pamamaraang gawin mo, ha? Kung wala ang Diyos, wala tayong magagawa. Amen ba? Wala tayong magagawa. Now, so the answer is, we are called, the purpose of which is to shape us into the likeness and image of His only Son, Jesus Christ. Para tayo ay hubugin, ha? Sanayin, turuan, na makatulad tayo sa Kanyang nag-iisang anak, walang iba ang ating Kristong Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Ito po yon. As we go further to Romans, verse 29, Romans 8:29, for those God foreknew, He also predestined to be conformed to the likeness of His Son, that He might be the firstborn among many brothers. Sapagkat sa mulat-mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Ang mga ito'y itinalaga niyang maging tulad ng Kanyang anak at sa gayon, naging panganay natin siya. So,
May halimbawang iniwan si Jesus sa atin. May halimbawang ipinakita sa atin ang Panginoon. Ang isang halimbawa pinakita doon ay yung kanyang kababaang loob. Kababaang loob. Na bagamat alam niyang siya'y Diyos, anak na Diyos at Diyos nga, hindi niya ikinilos yung pagiging Diyos. Bagkos itinabi niya yung katangiang yun. Itinabi niya yung karangiang yun, yung kapangyarihan yun, para mamuhay siyang tulad natin, ordinaryong tao, simpleng tao. Ha? Walang masasabing diploma na galing sa universidad, sapagkat si Jesus ay hindi po pumasok ng universidad. Nandun po siya lumaki sa carpentership ni Joseph. Kaya hindi makapaniwala ang mga Hudyo nang simula ng mangaral ng Pangsokristo, bakit iba ang kanyang karunungang ipinakikita. Kapag nagsalita siya, hindi tulad mga Parisiyong walang kapangyarihan. Kapag nagsalita si Jesus, may kapangyarihan. Ang nakikinig na mga bingi, nakaririnig. Narinig yun? At ang mga tumitingin ng mga bulag, nakakikita. Kaya sabi ng mga Hudyo, ibang klase ito. Yung mga bulag na tumitingin sa kanya, nakakakita. Yung mga bingi na nakikinig sa kanya, nakaririnig. Amen ba? At saka hindi lang yun. Yung mga taong nakinig sa kanya, nagbabagong buhay. Nagbabagong buhay. Amen ba? Kayo tatanungin ko, yung mga naririnig nyo na galing sa kasulatan, nagkakaroon ba ng epekto sa buhay nyo? Ngayon, mayroon po akong ibabahagi sa inyo, hindi ko pangangalanan, pero nakakarating po sa akin ang patutuo. Siya po ay masugid na tagapakinig sa himpilang ito. Noong una, mga taon at buwan, galit na galit siya sa akin. Sapagkat lahat na kanyang naririnig ay patungkol sa kanya. Para bang sinasadya ko raw siya na patamaan. Pero hindi ko naman alam na siya ay nakikinig. No? Paano kong sasadyain? Pero sa totoo, bakit nararamdaman yun? Bakit tumatama sa kanya? Sapagkat siya talaga ang tinutukoy ng Panginoon. Kaya pag kayo nakikinig at tinatamaan kayo, huwag kayo sa akin magagalit. Ako po ay mouthpiece lamang. Tagahatid lamang ng mabuting balita. Sa totoo lang, ikaw ang kinakausap ng Panginoon. Ngayon, paano siya nagkaroon ng radikal na pagbabago? Ang kailangan natin ay isang radikal na pagbabago. Ito po ang layunin ng ating pagninilay sa araw ng Kwaresma, na ito pa'y humantong sa isang radikal na pagbabago. Ano bang tinutukoy na radikal na pagbabago? Ito po yung, sa kasulatan, conversion from the old life na masyadong onion skin o sensitibo, from the old life na masyadong negative ang isipan, sa halip na tanggapin yung salita na makabubuti sa kanya, nilalabanan. So, hindi po umiipikto sapagkat kapag nakikinig ka ng salita ng Diyos na hindi mo tinatanggap na para sa'yo yon, para kang naglalaro ng basketball. Pagtapon sa'yo ng bola, itatapon mo rin sa iba. Nasusundan niyo ba? So, walang pagbabagong nangyayari sa atin. Nangyari, nagkaroon siya ng radical na pagbabago nung ma-realize niya na ang layunin ng mabuting balita ay baguhin ang ating buhay mula doon sa estado ng kamatayan tungo sa estado ng buhay na buhay kay Kristo na ating Panginoon.
So there is a time when we have to decide to listen and believe and follow. Didecide tayo na makinig, maniwala sa ating naririnig, tanggapin yung ating dinig, at sundin natin. Sapagkat hindi natin yung, hanggat hindi natin sinusunod yon, yung kapangyarihan ng salita ng Diyos na magbago ng buhay, hindi tayo mapagbabago. Amen ba? Sino sa inyo na kayo nangangailangan ng pagbabago ng buhay? Yun lang, totoo lang. Lakasan nyo. Sapagkat inibig nyong magbago ang buhay nyo, bibigyan kayo ni Kristo ng bagong buhay. Amen? So, sabi ni Jesus, according to John chapter 10, verse 10, ako'y naparito upang magbigay buhay. Isang buhay na ganap at kasiyasya. Subalit, mayroon na niyang magnanakaw na pumaparito rin, dumarating sa buhay natin. So, dalawang espiritu ang dumarating sa buhay natin pala. No? Ang espiritu ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ang alok ay buhay na kasiyasya. Ang isang panauhin naman na kumakatok sa atin ay ang espiritu ng ahas doon sa halamanan. Ayan. Na ang layunin ay magnakaw. So ang tanong ko nga pala, ano ang unang ninakaw ng demonyo o ng ahas sa tao? Ano yung ninakaw sa tao? Alamin din natin sa Sabado yan. Gusto nyo malaman? Ha? Sapagkat tayo tinawag ngayon ni Kristo, pinili tayo ng Diyos upang ang lahat na ninakaw sa atin ng Diablo, isauli sa atin. Amen? Nakita nyo yun? Ha? The likeness and image natin sa Panginoon was stolen. Ninakaw. Inalis sa atin. Kaya tayo naging ano? Naging tulad ba tayo ng Diyos? Hindi. Naging tulad tayong lahat ng ahas. Tahimik kayong lahat. Tahimik tayong lahat. Ano? Ano? Oh. Hindi ba? Doon sa lumang buhay, minsan usap-usapan nyo, pag kayo nag-aaway, demonyo ka talaga. Sabi naman ng lalaki, demonya ka rin. Ah, sabi mo, ahas ka talaga. Ahas ka rin. Narinig niyo, di ba? O, sinasabi lang natin yung totoo. Totoo. Kaya dapat malaman natin sapagkat hindi tayo magkakaroon ng bagong buhay hanggat hindi natin malaman yung ano ba yung ating buhay nung una bago tayo tinawag ng Diyos. Kaya tayo ay privilege or binigyan tayo ng karangalan ng Diyos nang tayo ay tawagin at hinirang sa karamihan. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Sapagkat sa mula pa ay alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Ha? What a privilege na binabasa ko ito kaning umaga. Ang mga ito'y itinalaga niyang maging tulad ng Kanyang anak at sa gayon, naging panganay natin siya. Nasundan niya na yan. So that is the second purpose kung bakit tayo tinawag ng Diyos. Sapagkat hindi natin to alam ang layunin ng Diyos, kaya tudupasa tayo sa panawagan ng Panginoon. Marami ako'y naniniwalang sapagkat ako po'y nagpasarbe noong 1998, noong si Irap ang kandidato. Nagpaserve po ako kagaya na ginagawa ng mga SWS na yan at saka ng Pulse Asia. Ako naman ang ginamit ko isang kilalang survey organization na ginagamit ng
mga negosyante para malaman ang takbo ng negosyo. Ito po ay alam ko magkano ang cost noon at that time. A nationwide survey cost 5 million pesos. Iyo pang hiningi sa akin. At ang may tanong lang ko, pinatanong ko sa tao, hindi lang sa Trail Saday, taong bayan. Ang tanong kong isa is, alamin nyo nga kung how many percent of the population nationwide is aware na may gawaing tinatawag na El Saday. Alam niyo, magugulat kayo, ang response is 76%. 76%. 76% one way or another have heard or is aware na may gawaing tinatawag na El Saday. Narinig na nila, pero hindi lahat na nakarinig ay tumugon sa panawagan. Ang karamihan doon ay naging kalaban ng gawain at that time. But I was still happy because that is the purpose of this mission, to let every Filipino know that God is with us. Suma sa atin ang Diyos. At pinatutunayan naman ng Diyos natin ito na talagang suma sa atin siya sa mga taong tumutugon sa kanyang panawagan. So, next question is, paano nila nalaman na mayroon gawaing El Saday na tinatawag? Sa pamagitan, una, ng himpilan ng DWXI. So, marami palang nakikinig sa himpilang ito noon pa. Pero karamihan sa kanila ay nakapako na lang sa bahay sa pakikinig. Maraming dahilan kung bakit hindi sila makalabas ng bahay. Eh, kaysa malayo, no? Kaysa matrapik, kaysa walang maiwanan sa anak niya, kaysa nagbabantay siya ng anak, kaysa pwede naman sa bahay. Nakakarinig naman kong brother Mike, bakit ba pinipilit kaming pumunta dyan? Ang layo naman. Yung iba naman, nagpapayaman lang si Bilarde. Ang hindi nila alam, lahat na tumugon, pinagyaman ng Diyos. Amen ba? Sino sa inyong mayaman na? Oh, kita nyo yan? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. At hindi lang yon. Lahat na may sakit na tumugon, pinagagaling ng Panginoon. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. So, then the next question is, natin pinatanong ko, kasi mag-i-election noon, kakotanungin mo nga yung mga taga-El Saday. Kung may pipiliin si Brother Mike, pikit mata ba niyang susundin nila? Alam mo ang sumagot ng pikit mata? 46% at the time. 54% said, depende kung sino ang pipiliin niya. Noon at the time, kalakasan ni Irap. Yung 54% na yun, irap na irap na. Purihin ang Panginoon, purihin ang Diyos. Kaya nang sabihin ko nung huling araw na ako'y irap na sa pagpili, naintindihan nila. At the end ng eleksyon, sabi sa akin ni President Irap, Brother Mike, thank you. Alam mo ba kung magkano boto ang nakuha ko sa El Saday? 2.4 million votes. Sabi niya, no? Kaya ganyan naman, tayo kamahal ni Irap. Ayaw ko kung magkakasama kami ngayong taon, ngayong eleksyon, o baka maghihiwalay kami. No? Well, anyway, hindi ko naman pinaalam sa tao yon. Gusto ko lang malaman kung mayroon makikipag-isa at susunod. Amen ba? So ngayon, by this time, ang isang palatandaan ng ating pagkakaisa maging sa Araw ng Halalan ay Buhay Party List. Buhay sapagkat layunin niyan ay ipagtanggol ang buhay.
laban sa mga panukalang batas na kumikitil ng buhay. Tulad ng same-sex marriage, nasabi ko sa inyo, ang layunin niyan ay ubusin ang lahi ng tao sa balat ng lupa. Bakit? Magmumultiply ba yung lalaki sa lalaki? Magmumultiply ba yung babae sa babae? Hindi. So, that is the greatest deception now taking place in the world today. Tayo naman, ang ating mga marunong sa ating bansa, gaya-gaya na lang sa ibang bansa. Sa ibang bansa. Ngayon, hopefully, sa pamagitan ng mga taga-El Shaddai, magkakaroon tayo ng pagbabago sa ating bansa. Kung tayo ay magkakaisa. Amen ba? Sabi yung salitang pagkakaisa. Anong ibig sabihin ng 1+1=3? Ha? Hindi lang kasama natin ang Diyos. Ang ibig sabihin niyan, nagkakaisa tayo at kaisa natin ang Diyos. At sabi sa Biblia, saan man may dalawang nagkakaisa ng isip at puso sa paglapit at paghingi sa Diyos, wala siyang ihingin na hindi ibibigay ng Diyos. Amen ba? Kaya karamihan dito sa atin ay answered prayer. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. So, tandaan nyo, tayo tinawag sapagkat mula pa nung una, hindi pa tayo sinisilang, pinili na tayo ng Diyos. Pinili na tayo ng Diyos. Amen ba? Para ano? Para tayo ay hubugin niyang makatulad ni Kristo Jesus. Katangian ni Jesus, mababang kulooban. Pangalawa, masunurin. Masunurin. Pag sinabi ng Mary, palakpak. Palakpak. Pag sinabi ni Mary kay Jesus nang lumalak siya, sayaw, anak, sayaw. Ano sa tingin niyo, di ba? Di ba, yung mga bata, ano sa tingin niyo? Kayong mga naging ina, di ba, habang lumalaki, ano sabi niyo sa bata? Baby, smile, smile, baby, smile. Tuwan-tuwan na kayo sa pag-smile naman nila. Oh, hindi pa naglalakad, oh. Sisimulan mo lakad-lakad, oh. Oh, anak-anak, ay, baby, baby, clap, clap, clap your hands. Oh, tasa kamay niyo, tasa kamay niyo. Yan. Close. Open. Close. Open. Alam si Jesus nag-close open din. Bakit? Sabi si Bilin eh, at naging masunuring anak si Jesus. Iyan ang katangian dito sa El Shaddai. Mga masunurin. Masunurin. Amen ba? O ito nga pala, bato-bato sa langit, ang tatamaan po nito makipagkita sa akin. Ha? May pong nagsabi sa akin, Brother Mike, noong Sabado po, talaga pong gusto naming taimtim na makapakinig ng salita ng Diyos. Kaya po sa tabi namin, mayroon pong nagmamasahihan, naghihilot ng paa, nagmamasahi sa isa't isa, at daldal ng daldal. At sabi niya, Brother Mike, mga manggagawa niyo pa sa gawain. Dapat marinig mo ito. Kaya sabi ko, ang tamaan ito makipagkita sa akin. Bakit? Bibigyan kita ng trabaho. Ha? Pagmamasahihin kita ng lahat ng mga bagong dating dito. Walang bayad. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Hindi kaya yaman dyan. Kaya ako nagpagawa na ng pwesto doon sa loob sapagkat nagagalit po ang Panginoon doon sa templo na kung saan may nagtitinda ng mga ibon, may nagmamasahe, ano sa tingin nyo, may nagtitinda ng ganito, may nagpapanit ng salapi, ano ginawa ni Jesus? Pinagtataob yung mga kanilang mga lamisita doon at hinagupit pa niya yung mga tao. Gusto nyo hagupitin dyan? Ha?
At kayo naman na nakatabihan ng mga iyan, sa totoo lang, kakasala kayo. Pag hinayaan nyo sila na hindi nyo po hinuli, hulihin nyo. Hulihin nyo. Pag na magtigas ang ulo, tawagin nyo ako. Ako ang huhuli sa kanya. Patatalian ko ng gilingang bato at ihulog natin sa ilog diyan. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Third, know that God call you to what? Bakit tayo tinawag ng Diyos? Ha? Bakit? Sabi ko sa una, tinawag tayo hindi para parusahan. Tinawag tayo para patawarin sa lahat ng ating mga kasalanan at linisin tayo doon para tayo matulad sa kanyang anak na si Jesus na walang bahid ng kasalanan. Posible ba yun? Posible. Sapagkat sa Diyos, walang imposible. Amen ba? Saan niyo masusumpungan yan? Romans 8 verses 30 to 32, it says, at ang mga itinilagan niya noong una pa ay kanyang tinawag. Ang mga tinawag niya ay kanya ring pinawalang sala. At ang kanya mga pinawalang sala ay kanya namang binigyan ng karangalan. Kaya sabi ko sa inyo, karangalan yung tayo ay mapili. Karangalan yung tayo ay tumugon sa panawagan ng Diyos. Sapagkat marami dyan, ilang ulit na tinawag hanggang sa nagkabali-bali ng buto, hanggang sa nasa wheelchair na, hanggang sa bulag na, nakikinig na lang ngayon, bulag na, hindi pa tumutugon sa panawagan. Amen ba? Kasi bakit? Laki ang sabi ng demonyo sa kanya, huwag kang maniwala dyan. Nagpapayaman lang yan si Velarde. Mayaman na yan. Ang sagot ko naman, salamat sa Diyos. Talagang mayayaman kami, yayaman kami. Amen ba? Kaya sa El Shaddai, walang mahirap. Lahat mayaman. Bakit? Ito pa. Pakinggan niyo ito, maganda ito. Hindi natin masyado napapansin. Ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Ito, verse 32. Hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak, kundi binigay para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang nag-iisang anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay kasama ng kanyang anak? Narinig niyo yun? Kung naibigay niya sa atin si Jesus na kanyang anak, ha? Hindi kayo may bibigay sa inyo yung house in lot na hinihingi niyo? May bibigay. Hindi kayo mabibigay sa inyo yung kutsing kailangan niyo? May bibigay. Diba? Hindi kayo mabibigay sa inyo yung puhunang kailangan niyo? Ibibigay. Hindi kinibibigay sa inyo yung anak na kailangan nyo kahit wala kang asawa? Humingi ka ng anak, wala kang asawa. Bibigyan ka, maniwala ka. Totoo hindi? Totoo po yan. Hindi ko nagsisinungalin. Bakit? Marami nang lumapit sa akin. May anak, walang asawa. Kako, paano ka nagkasawa ng anak? Hiningi ko sa Diyos. Paano nangyari yan? It's a miracle. Purihin natin, Panginoon. Purihin ng Diyos. Hallelujah. And finally, I'm not afraid.
Purihin ang Panginoon. Nasa kamay nyo. Kaya tinanggap na tawag. Sabi niya, Brother Mike, ikaw ba hindi nagbibiro sa mga taong yan? Kako, bakit? Napapanood namin sa television, may sinasano sila. Pagkatapos sa loob niya, nilalagay sa bag nila. Ano niya tinatapon mo? Kako, kayamanan yun. Kayamanan yun. Amen. May isang tumawag naman from Hong Kong. Tinawagan nanay niya. Sabi, nanay, andyan ka ba sa ambel? Oo, nandito. Anong tinatapon ni Brother Mike? Anak, basta saluhin mo na. Saluhin mo na niya sa Hong Kong. So, ang ginawa niya, kayo ginagawa niya. Nakita silang amo niya. Sabi niya, what are you doing? Sabi niya, I'm posing away the flies. Sabi niya, pinahuli ko yung mga langaw. Para tayo magsira-sira. Masaya naman, di ba? Hallelujah. Okay. Tasa kamay niyo. Gusto niya ng kwento sa manok. Yeah. Isang araw, kasi mayroon ng may bagong sisiw na naman yung aming manok. Eh. Second batch eh. Yung unang batch, 7 ang malaki na ngayon. Yung second batch ang nabuhay, 5. Ngayon, mayroon palang daga na kumakain ng mga sisiw. Alam mo, mabilis yung mata ng inahin niya. Ha? Noong may nakita siyang parang, nakita niyo daga na pumapasok doon sa aming bakuran, right away, tinawag niya, sabi niya sa kanya sa mga sisiw, Takbuhan niya mga sisiw. Pagkatapos, alam ginawa? Sumilong doon sa malabay na pakpak ng manok. Ano? So ngayon, nakatago sila ngayon doon. Lumalapit yung daga. Tinitinang ko. Takot pala sa manok din ang daga. Nakita, talagang lalabanan siya nung nanay. Pero yung mga sisiw, tahimik na doon sa ilalim ng pakpak ng kanyang nanay. Ba, naalala ko yung Biblia. Ha? Lulukuban kanya ng kanyang malabay na pakpak. Kaya hindi tayo maano. Kaya lang, yung mga nalukuban lang nung inahin na mga sisiw, yung tumakbo agad nang marinig nila ang tinig ng kanilang nanay. Takbo agad doon sa ilalim ng pakpak ng nanay nila. Ay may isang naiwanan. Ah, hindi tumugon. Aywan ko bingi siguro yun. No? Ayun ang nayari ng daga. Kaya 6 sana yon, ngayon 5 na lang yung sisiw namin na lumalaki. Hallelujah.
Kaya kayo dyan na nakikinig lang nakikinig, nagbibingi-bingihan, ala kayo. Sa daming dumarating ngayon ng mga salot sa ating paligid, ha? Iba na yung tumugon sa panawagan ng Diyos. No? Okay. Sana man yan masusumpungan. It is still found in chapter 8 of Romans. Romans chapter 8, verses 35-39. First, know that the primary purpose of God in calling us is to bring us closer and closer to Him so that His divine protection, His divine provision, maranasan natin. His divine immunity, alam mo, mayroon tayong immune system sa katawan. Na kapag napanatili nating malakas ang ating immune system, kahit anong salot na dumating, hindi ito'y kakapitan ng mga sakit na malulubha. Tasa kamay niyo. Ito po ang paliwanag sa akin ng mga doktor. Lahat na katawan ng tao, lahat na tao, may cancer cells. Everybody has that. Kaya lang, nagiging active po yan kapag humihina ang ating immune system. May bago ngayon kong kausap isang doktor na may bagong labas ngayon po, hindi po chemotherapy ang kailangan. Sa yung chemo kasi pumapatay din ng ating magagandang cells na ano. So what is needed now, what is being developed now and it's being tested is to increase our immune system sa katawan natin. As our immune system is increased, yung cancer cells are diminished. Nawawalan ng kapangyarihan. Now, spiritually, this is the purpose of God calling His people. It's found in verses 35-39. Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble or hardship or persecution or famine or nakedness or danger or sword? As it is written, for your sake we face death all day long. We are considered as sheep to be slaughtered. No, in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers in this world, neither height or depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. So, God called us for that purpose. No? To shield us from danger, from all kinds of troubles in this world na nagaganap na ngayon. No? So, He is calling everyone. And this ministry is being used tremendously by God all over the world. Without your knowing it, as pamagitan lang ng radyo, kahit po yung hindi makakaintindi ng Tagalog, naaakay po sa ibang bansa na sumama sa ating gawain. Bakit? The Holy Spirit interprets whatever we say here on this broadcast. Those whom God has called everywhere. Ako'y naniniwalang sa sandaling ito, maraming nakikinig na nagugulat ngayon. Huwag kayong magulat. Kung gusto nyo maranasan ang kapangyarihan ng Diyos na ipinadadama sa gawain ito, sumama kayo sa Walk of Faith. I am inviting everybody now, go to PICC, Ruas Boulevard,
4 o'clock in the afternoon this coming Saturday, and we will start our walk at 5:30. Medyo malamig-lamig na. Ha? Kayo maglalaki, dadadasal. Maniwala kayo, pag ako nagdasal, tutugunin. Lahat na sasama, gagaling. Amen ba? Ito pa. Ha? Lahat na sasama, lalakas ang tuhod. Amen? Lalakas ang tuhod. At hindi lang yun. Lahat na makakarating dito sa Ambel, sa araw ng Sabado, andito. Purihin natin, Panginoon. Purihin ang Diyos. O, taas ang kamay. Taas ang mga prayer request nga pala. Mga prayer request yun. Your handbags, your wallets, bottled water, etc. Taas nyo na. Sabihin natin, Panginoon, salamat po sa inyong pagkakatawag sa akin. Di man ako karapat-dapat, naririto ako ngayon. Loobin nyo nawa na lahat ng aming narinig ngayon ay magka-totoo sa aking buhay. Sa ngalan. Ang unang sasabihin mo sa partner mo, mapalad ka. Okay, 1+1. Pangalawa, sapagkat tumugong ka sa panawagan ng Panginoon. Okay, 1+1. 3+3. Okay. Paano ka naman naging mapalad? Ha? Paano? Ito ang sasabihin mo. Gusto yung malaman? Ako'y naniniwala, hindi kayo makakatulog dito. Sasabihin mo. Sabi mo sa uli, ha? Lahat na hiningi mo darating. Anong unang sabihin mo? Pangalawa? Pangatlo? Lahat na hiningi mo darating. Naniwala kayo dyan? 1+1. 3+3. Seven plus seven. Tasa kamay, tasa kamay, tasa kamay. Ito, pagtapo ko sa inyo, sisigaw nyo, salamat sa Diyos, dumating na. Salamat sa Diyos, dumating na. Paniwala kayo dyan? Yeah. Salamat sa Diyos, dumating na. God bless you. See you on Saturday.